At sa video na to guys, ay meron ulit akong panibagong isi-share sa inyo na video editing software. At sigurado akong magugustuhan nyo to dahil sobrang dali lang intindihin nung interface niya. At hindi po kailangan dito na mataas yung specs ng PC mo para makapag-edit ka dito. At sa tingin ko, dinisign itong software na to para dun sa mga gusto lang makapag-edit ng mga basic cuts or kahit beginner ka pa lang ay maintindihan mo agad kung paano mag-edit dito. Bago tayo mag-proceed sa mismong video editing, ay gusto ko lang magpasalamat sa iMyPhone na nag-sponsor ng video na to. At ang name po guys ng video editing software nila ay FilmMe. So ang iMyPhone po ay marami po silang hawak na software, hindi lang po sa video editing. Meron din po silang software na pang-recover ng mga lost data and yung mga pang-unlock ng Android phone and iOS. So ngayon, proceed muna tayo sa website nila at ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-download at yung mga pricing niya. At meron din po silang pag-giveaway dito guys, kaya ipapakita ko rin sa inyo. So let's go! So pag-click nyo po yung link sa description, ay dito po kayo mapupunta sa mismong website nila. At kung makikita nyo dito, may nakalagay dito guys na pre-download. Ibig sabihin, pwede nyo po magamit itong software na to kahit hindi kayo nag-purchase. So ito guys, actually na-download ko na siya. Pag-click nyo itong pre-download, automatic siya dito lalabas sa folder nyo. So na-install ko na po to kanina. At pag in-open natin yan, tingnan natin kung gaano kabilis mag-open na. Okay. Mga nasa 8 seconds lang siya guys, nag-open na agad. At ito na mismo yung interface niya. So, sobrang dali lang install nito guys. Pag kinik nyo to, ito yung nasa download. Ni-run administrator mo yan, automatic mag-i-install na siya. At sobrang bilis lang install nito. Inulit ko guys, pwede nyo itong i-download ng free. Na kahit hindi kayo mag-purchase ha, pwede po. Pero may mga limited lang na features na hindi nyo magagawa. Ayan. So, sa akin, dahil sponsored tong video na to, binigyan nila ako ng 1-year plan. May expire siya sa 2022 pa. Makikita nyo dito, nandyan yung effects. Ayan, filter, nandyan rin. Elements, nandyan. Tapos, dito naman yung transition. Tapos, text, music, and itong fast video. Ito yung sinasabing ano, yung mga template. So ngayon, mag-start na tayo mag-edit guys. Tingnan natin kung gaano kadaling mag-edit dito ha. First time ko lang din po guys ha. Gagamitin to. So, unang gagawin nyo dito guys ay mag-i-import kayo ng folder. So, yung folder na yon nandun na lahat ng files na i-edit nyo dito sa mismong software na to. Ayan. So, import lang natin siya. Ang i-click nyo dyan is ito. Ayan. Yung parang may clapper. Tapos, click nyo itong import folder. Tapos, ito, nakaready na sa akin yung MTB upgrade. Pag kinik ko yan, automatic siya mag-i-import. Ayan. Papansin nyo. Tingnan natin kung mabilis lang ba. At inuulit ko guys, hindi po kailangan na mataas na specs para makapag-edit kayo sa software na to. Nag-import na ako, so ito na siya lahat. More on B-roll lang guys yung gagawin ko dito ha. Yung parang sequence lang siya para mabilis lang tayo. Itong file na to, pag gusto nyo siyang ilagay dito sa timeline, ito pala yung timeline guys. Ayan. Tapos dito nyo makikita yung free view. Yan. So ito, drag ko siya dito. Make sure na kung ano yung ginamit yung frame rate dito sa clips, dun sa mga clips na in-import nyo, make sure na same sila ng FPS dito. Like for example, itong sa akin, 24 FPS yung clips ko, kaya 24 FPS din dapat yung pipiliin ko sa timeline or yung sequence settings niya. Ayan. So, ayan, 1080p. Yan yung settings, 16:9. So, okay lang natin yan. Make sure guys na nakaganyan na. Ito yung pipindutin nyo yan. So, make sure na naka-select yun. Yan, so magdadrag pa ako ng isa. Drag pa tayo. More on ano lang naman to. Mga B-roll ko lang to. Tapos, ayun, pagdudugtungin lang natin siya. At ito pa guys, kahit siguro first time gamitin tong software na to, ay madali lang talaga siya. Pag ipi-play nyo siya, space lang. Yung iba kasi, kung hindi ka pa talaga marunong, di ba, ito yung pipindutin mo. Yan, para ma-play mo siya. So, space lang po yung shortcut nyan. At hahanapin lang natin yung mga part na smooth yung B-roll. So, kunwari, ito, itong part na to, i-click ko siya, tapos, edit, ayan, click edit, tapos, ngayon, pwede nyo na siyang i-drag ng ganyan. Kung, eto guys ha, kung nag-i-start ka pa lang ha, pre-press mo lang siya, tapos, pipiliin mo lang yung part na gusto mo. So, yan yung part na kukunin ko, kaya ayon, ang gagawin mo guys, right click, click edit, pwede ring control E, ayan, automatic yon. Kunwari, dito, click natin yan, tapos control E lang natin, mag-i-start siya sa mismong dulo. Tapos, dun mo na siya i-slide para mapili mo yung kung anong part yung kukunin mo or ilalagay mo sa timeline. So,
check lang natin ulit, i-play mo yan syempre. So dito, ayan, dadrag ko siyang ganyan. Sobrang easy guys. Tapos pag pinlay mo siya, space lang. Ayan. Tapos ang gagawin mo, dadrag mo lang siya, didikit mo lang siyang ganyan. Tapos meron ditong lock, ibig sabihin pag nakalock yan, hindi mo yan magagalaw. Tapos meron din ditong yung hide, pag hinide mo yan, hindi mo mawawala dun sa timeline. Yan yon. Sobrang basic guys, sobrang dali. Click nyo yung mismong clips, tapos pwede rin nyo ipiliin to guys. Oh. Eto, pwede nyo i-click to split, pwede ditong edit, ayan. Kung gusto nyo, pero mas matagal kasi yan pag dyan pa kayo nag-click. So pwede kayong mag-control E na lang agad. Sobrang basic guys, sobrang daling mag-edit dito. First time ko po to guys, ha? Hindi po ako hindi ko pa to talaga to ginagamit, ha. May idea lang tayo sa pag-i-edit kaya medyo na-ano na natin siya. Nakakapana agad natin siya. So kung gusto mo naman siyang i-split, sobrang dali. Right click ulit, eto. Pwede mo siyang alt split para mabilis. Yan, eto yung shortcut niya guys. Yan, so magka-cut na agad siya dun sa part na kung saan yung header mo. Pero mas maganda guys kung gagamit kayo ng shortcut, ha. Gusto nyong i-zoom out, pwede nyong i-click to. Yan, kung gusto nyong palakihin yung timeline or para mas ano siya, mas kitang-kita nyo yung paglagay, hindi kayo mahirapan, pwede nyong palakihin pa yan. So dito guys, naglagay ako ng effects, ayan, sa simula. Ayan, so parang yan yung ano mo, intro mo kumbaga. So ito siya nun, tinrag ko lang siya dito. At ayan, nalagay na natin yan. Pwede kayong mamili dyan guys kung anong gusto nyo. Yan yung mga built-in nila na effects. Ayan, meron dyan filter. Pwede nyo idagdag yan. Tapos effects. Ayun yung nilagay natin. And ayun, dito naman sa transition, naglagay ako dyan ng mga yan, transition. So kunwari, ito, idadrag nyo lang siyang ganyan guys. Sobrang dali i-apply. Tapos yan. Diba? Meron na kayong transition. So, yan po yung mga built-in transition niya, guys. Sobrang daling i-apply. At syempre, lalagyan natin siya ng music. So, drag tayo ng music dito. Yan. So, pag-click nyo yan, guys, automatic naman siya magda-download. Yan. Tapos, kung i-edit natin siya para ma-cut natin, kailangan naka... Andyan dapat yung, ano, yung arrow. Ito, ito yung header ba tawag dyan. Naka-recording kasi kaya baka hindi kaya ng PC ko. Wait lang, may audio pa tong isa. So make sure na naka-off yung audio para hindi rin naririnig doon. Okay. So ayan. Medyo naglalag sa akin. Sobrang dali guys. Ito, past video, meron dyan yung wedding, birthday. Da-download nyo lang yan guys, mga template po yan. Pero pang ano to eh, pang slideshow. Yan. So sobrang basic lang guys, sobrang dali lang mag-edit dito, lalagay-lagay mo lang yan. Pero pwede nyo po yan iangat guys ha. Yan. Ngayon nga lang yung transition, ayun ko kung ma-apply pa rin pag inangat nyo siya. Hindi na. Kailangan dikit-dikit talaga siya. Kung gusto naman natin maglagay ng text, drag lang natin siyan dito. Yan, kung gusto natin maglagay niyan, drag lang. Tapos, double click, then dito nyo mapapalitan yung text. Bike B-roll. Yan, kunwari yan. Tapos yung kulay, siyempre white. Yan, tapos, yan guys, yung text, sobrang basic, sobrang dali. Sin kahit sino siguro, first time mo lang dito makagawa ng video or makapag-edit, malalaman mo agad kung paano gawin. Yan, pili ka lang dyan ng filter, drag, then automatic apply siya. So, ganun. Meron dyan mga overlays. Ito, emoji, pwede mo ilagay dyan, tapos may sound effects na lock. Mga ganun. So, alam nyo na guys, sobrang dali lang yan, pinakita ko lang sa inyo. Yan. Kung first time mo gumamit nito, sigurado malalaman, matututunan mo na agad. Kung gusto mo lang makapag-edit ng ano lang, yung simplihan lang, yung talagang cut lang, basic cut, tapos lagay ng mga text and sound effects or music, pwede. At dito guys, pwede kayong maglagay ng music nyo, ha? Mag-import dito. Ha? Dito sa media file na in-import nyo, dyan lalabas yung mga music.
or yung mga intro nyo, mga ganun. Tapos ito guys, ang kagandahan pa ng software na to, meron siyang screen recorder. Ayan o, ito, record screen. Tapos meron din siyang record audio. Kung gusto mo mag-voice over, nakakonect yung mic mo dyan, pwede. So pag kinik natin yan, ayan siya o, may lumabas. Tapos ito, ito yung para ma-play mo. So nire-record niya kung ano yung ini-edit mo dito. Pwede mong i-screen record siya. So ayan, kung gusto nyo namang ano, zoom in, zoom out, control, tapos right, tapos left lang. Yan. Itong DNA. Pansin nyo, di ba? Control DNA lang siya. Ha? Right and left. Kung gusto nyo i-zoom in, zoom out. Sobrang dali. Pwede rin dito. Pero mas maganda kung ito. Kasi di ba, ang dali niya lang i-crop dyan. So yung palakihin, gusto nyo i-zoom, pwede. Just click nyo lang okay. Tapos slow-mo naman, so select nyo muna yung clip na gusto nyo i-slow-mo. Tapos click nyo to. Ito, yan o, speed. Control R pala siya. So pag kinontrol R natin siya, lalabas siyang ganyan. Tapos pwede nyo i-slow-mo. Yan, ng 60, pwede nyo rin iangat. Pero dapat, nakataas to, itong clip na to. Kasi pag in-slow-mo mo yan, hahaba siya. Tingnan natin ha. Ayan o. Pansin nyo, humaba yung clip kasi in-slow-mo nyo. So, make sure na nakaselect siya. So, control Z lang natin para bumalik. So, make sure nakaangat yung clip guys ha. Yun yung purpose nyo, kaya nyo iaangat yung mga yan. Yun nga lang yung pwede pa po yan sa tatlo guys. Ayan o, apat, lima. Kahit ilang beses nyo pong gustong iangat yung layer, magagawa nyo po. So, sobrang dali lang guys mag-edit dito. At babalik ko lang siya kasi may mga transition yan para hindi mawala. Tapos, ano pa ba? Dito naman sa audio guys, pwede pa kayong maglagay ng maraming layer dito. So, pag dinown nyo yan or binaba nyo yung audio, marami pa pong pwede nyo ilagay sa ilalim. Pwede pa kayong maglagay dyan ng mga sound effects. If ever lang na, diba? Maglalagay kayo dun sa edit nyo. Yun, yung screen recorder, meron siya. Tapos itong fast video. So, pang gusto nyo export, ito. Click nyo lang to. Export. Then, pwede kayong mamili dito ng device. Ayan. Ayan, kung compatible yung device nyo. Tapos local. Pwede kayong mamili dyan ng settings. Ayan, kung gusto nyo, kung naka 60 frame siya, pwede. Pwede kayong pumili. Ayan. Ito, H.264. Okay yan. Tapos, MP3, pwede rin. Tapos dito guys, ito pa yung isa sa nagustuhan ko dito sa Filmy. Pwede nyo siyang erekta sa YouTube. Yan, make sure lang na naka-sign in kayo dito. Yan, so make sure na naka-sign in. Pwede nyo siyang erekta dyan. Title, nandyan na agad. Tapos description. Tapos sa Vimeo, Facebook. Yan, make sure na naka-sign in. Sa Twitter din, pwede. Yan, so yan guys. Yan yung isa sa best feature na itong Filmy video editing software. Pwede kang mag-recta, mag-export. So, export lang natin as MP4, tapos 38.5 MB lang. Then, export. So, medyo maiksi lang yung ginawa natin, guys, kasi haba yung video ng tutorial pag hinabaan ko pa. At ayun nga, meron silang pa-contest dito, guys. Pwede kayong mag-join at ilalagay ko sa description yung mechanics din para maka-join kayo. At yun, check nyo na lang, baka malay nyo manalo kayo dito. Ang prizes is ito. Yan, meron silang drone, iPad, tapos $50 na gift card. Yan, pwede kayong sumali dyan, guys. May mechanics dyan. Lalagay ko na lang sa description. Si Filmy po, guys, ay pwede sa Mac and Windows. And pwede rin po siyang sa Android OS. Kung ma-check natin dito. Ayan. Ayan o. Supported OS device. Ayan. Nakalagay dito, meron siyang Android. Ayan. PC. Samsung smartphone. Ayan. Pwede dyan. So, ganun lang po kadali guys mag-edit dito sa software na to. At nakita nyo naman, drag and drop lang siya. At sobrang daling intindihin kahit first timer ka pa lang or bago ka pa lang sa mga ganitong klaseng software. So, hindi po kailangan dito na professional ka na bago ka makapag-edit dito. At ayun nga, sobrang daling i-download, i-install. Mabilis lang maintindihan yung interface niya dahil nakikita nyo na sobrang straightforward guys ng mga nakalagay dyan na effects. Pag-click mo yan, automatic makikita mo na agad. At pwede mo nang i-drag and drop. So yun, sana may natutunan ulit kayo sa video na to. At sa mga nais po mag-avail nito at gusto tong i-download ng free,
ay ilalagay ko yung link sa description. Check nyo na lang po yan. So yun lang sa mga nakaabot pala sa part na to, ay maraming salamat sa inyo at huwag nyo kalimutang mag-comment, like and subscribe kung nagustuhan mo lang naman tong video na to. At kung gusto mo pang panood yung mga ganitong klaseng content, ay click mo lang yung subscribe button at i-turn naman yung notification bell para updated ka lagi sa mga videos na i-upload ko. So yun lang, kita-kits na lang ulit tayo sa next video, and that's all. Paalam!